nakakakaba po pala kahit madalas ko na kayong kasama sa mga pag-ikot nyo. Pero iba pa din po pala talaga yung pakiramdam na ako naman po yung magtatanong sa inyo. Gusto ko lang sa inyong iparamdam na nakikiisa ako sa inyo. Ilang beses na akong bumaba sa Rizal. And marami na kami na mga programang binabadya, naiintindihan ko yung maraming mga kahirapan na pinagdadaanan ng ating mga kababayan. Ma'am, ako po si Marilyn Flores, ma'am. Nagtitinda po ako ng gulay. Tatanong ko lang po, ma'am, kung pwede ko po kayong makatulong sa amin sa ganito pong buhay namin na pahinto-hinto lang. Diyan lahat kinukuha yung pang-araw-araw namin. Meron kaming existing na sustainable livelihood. Sustainable Livelihood and Training Program. Programa po yan ng aming opisina mula pa 2016. Ipapakontakt ko po kayo para makatulong kami. Yung pinakamalaking tulong po sa mga maliliit, dapat yung gobyerno talaga mag-step in. Ang pinakamalaking merkado, gobyerno. Kapag tayo po ba ay nanalo na bilang presidente ng Republika ng Pilipinas, ano po ba yung plano nyo this coming election na dadating sa barangay? Itutuloy po ba natin to o ipopostpone din po ba natin tulad sa kasalukuyang administrasyon? Babalik tayo sa in the first place, bakit nagkaroon ng eskilo? Nagkaroon ng eskilo kasi gusto natin na training ground siya for future leaders. Diba? Yun naman yung pinakasadya. So kung ang reklamo natin, hindi marunong gumastos ng pera yung ibang SA, eh di, tulungan natin. Diba? Yan naman yung sa aking posisyon. Pero hindi abolition yung solusyon. Marami pa yung mga kailangang tuparet ng pamahalaan. Mula po nung ako ay nagtrabaho bilang abogado, nasa PAW po ako, nasa saligan ako, talagang yung trabaho ko po nakatuon na doon sa pagpapabuti ng nasa pinakalaylayan. At pag ako po ay binigyan ng pagkakataon, ganun ang gagawin natin. Sisiguraduhin po natin na lahat nagtutulungan. Yung mga kababayan natin na medyo nakakaluwag-luwag ay tumutulong sa mga napapag-iwanan. Kaya ang paniniwala ko po, ang role ng responsibility ng pamahalaan ay yun. Sisiguraduhin na naaangat talaga yung mga nasa laylay. Magagawa lang po natin yon sa isang tapat na pamamahala.